Gusto nyo ba malaman kung ano mas healthy o ano po? Pili po kayo, pineapple o saging. Pineapple or banana. Pili kayo ha. Tingnan natin. May tao binabagayan ng pinya. May tao binabagayan ng mga saging. Tingnan natin yung medical studies. Shortcut is ang pineapple, maraming vitamin C. Kaya lang, maraming sugar, matamis. Ito naman, banana, maraming fiber, maraming potassium. Pero marami pa silang extra component. Umpisa natin, pinya, health benefits. Mamaya sasabihin ko sino winner. Ang pinya, oh, maraming pinya sa Pilipinas, maraming antioxidant, mataas sa vitamin C, good for digestion, immunity, pati yung mga bagong opera, pwede pala nito. So, marami siyang nutrients. Kaya lang, medyo mataas sa calories nila, 83. Tsaka matamis-tamis. Kaya kung diabetic, baka hindi pwedeng pinya. Mataas ang glycemic index ng pinya. Vitamin C niya, marami. Oh. 88% panalo siya sa saging. Manganese niya, mataas din. Yan, oh, 100%. May copper, may thiamine. At may iba pang mga vitamins and nutrients. So, basically, ito yung sa pineapple. Yan. Okay, vitamin C, mataas. Bukod sa vitamin C and manganese na antioxidant, yan, oh, kailangan ito ng healthy metabolism. Paggawa ng selula. Marami siyang antioxidants. Lahat naman ng prutas, marami. Pero ito basically merong flavonoids. Pero animal studies lang. Sa animal studies, ang flavonoids maganda sa puso. Ito po, ang pineapple may digestive enzyme. Ang pangalan niya, bromelain. Tandaan niyo to, pineapple, bromelain. Itong bromelain, magaling to. Ito yung pangtunaw ng karne. Natutunaw niya, para siyang enzyme eh. Para siyang enzyme na nagte-tenderizer. Kaya lumalambot yung karne. Kaya pag kumain ka ng maraming karne, hindi nyo ba napapansin? Pag kumain kayo ng maraming meat sa Japanese meal, may pineapple sa dulo. Bakit ang ham may pineapple? Sweet and sour pork may pineapple. Pampalambot nung karne. Bagay siya pag kumakain ka ng meat, pang digestion siya. May reduce cancer risk, animal studies pa lang. Ngayon, bromelain, maganda, pero hindi natin sure. Question mark pa yan. Immunity and suppress inflammation. May konting study, 1 month study, na pag umiinom ng bromelain supplement. Bromelain supplement ang nakakabawas sa sipon at ibang sakit. Pero kung pineapple mismo, hindi pa napag-aralan. Sa arthritis, parang nakakatulong. May mga pag-aaral, nakakabawas sa osteoarthritis at ibang arthritis kasing bisa ng gamot. Okay, kaya kung may arthritis kayo, pwede rin mag-pineapple konti. Ito, after surgery, after exercise, may tulong. Merong mga medical studies na nakakabawas ng sakit at swelling after dental surgery, after skin procedure, nakakatulong. 5 out of 7, positive ang resulta pag pineapple. Mas maganda healing. Mabilis kainin. Merong mga delata, marami sa Pilipinas, mura lang sa atin. Kaya lang, kung meron kayong ulcer, nangangasim, may GERD, ako, hindi ako pwede pineapple. O, pag yung walang laman ng tiyan mo, pineapple juice, nako, baka ma-ulcer kayo, subukan nyo. Pero mas maganda pineapple mismo kaysa pineapple juice. Para sa high blood, actually, ano lang yun eh, maling paniniwala lang eh. Pwede naman, may vitamins, pero hindi siya pampababa ng blood pressure. So ito po, immune system, sa sipon, sa tiyan, pwede naman, para maganda yung digestion, sa arthritis, mukhang may tulong. Tignan naman natin sa kabilang banda, ito, saging. Ano kaya mas healthy? Ang saging, mataas sa potassium, diba? Mabilis baunin. Ayan, o. Oh. Yung pinya, paano mo babaon sa bag mo? Mahirap ito, mabilis. Ang mataas na potassium-rich foods, maganda sa blood pressure, bawas risk ng stroke. Yan, maganda rin sa muscles, maganda rin sa kidneys. Basta wala ka pang sakit sa kidneys, ha? Sa healthy kidneys, maganda siya.
lalo na like kay Doc Lisa, mababa potassium, pinapawisan, naiinitan, lagi na sa araw, di ba? Pawis na pawis tayo, kailangan natin kumain ng 2 bananas a day will keep the doctor away. Mataas siya sa fiber. Okay? Ang fiber ng saging, soluble fiber, nakakabusog. Nakabusog siya. Kaya pag nagugutom ka, tanghalian na, hindi ka makalis sa trabaho mo, kumain ng sangsaging, ito lagi ginagawa ko. Kunyari, wala pa sa oras, wala, oh, di pa kayo makakain, nasa kotse pa kayo, kumain ka kalahating saging, uminom ng tubig, mabubusog ka. Pero kung pinya, hindi ka mabubusog. Sasakit pa tiyan mo. Diba? So, pag ang soluble fiber ng saging, may tulong sa cholesterol, blood pressure, na stable lang niya. Maganda rin siya sa tiyan, papakita natin, sa mga irritable bowel syndrome. Ako may irritable bowel. May lactose intolerance, nakakatulong daw siya konti. Nababawasan lactose intolerance. Ito na maganda sa saging. Ito, mga research ko to. May pag-aaral ang para sa ulcer and heartburn. Kasi ngayon saging parang tumatapal siya. Ayan, oh. Ang saging may leucocyanidine. Kung ang pineapple may bromelain siya, may leucocyanidine. Tumatapal siya sa sikmura. Nakakagamot ng aspirin-induced gastritis. Yung nasobra ng aspirin o pain reliever, nagasgas yung tiyan, maganda tong saging, pangtapal. Pinapakapal ang mucous membrane lining ng stomach. Saging sa nagtatae. Diba, nagtatae, brat diet, banana, rice, apple, tea, toast. Yan. Saging kailangan. Pag nagtatae ako, saging talaga. Madaling araw, sumasakit ang tiyan, saging. Saging, maraming potassium, maganda sa puso. Okay, good for the heart. Kita nyo nutrition ng saging. Oh. Marami siyang vitamins, pero kumpara sa pineapple, mas marami siyang minerals. Yung minerals niya, kompleto. Ayan, oh. Potassium mataas. Ang minerals ng pineapple, medyo 2-3 lang. Okay. Pampapayat, merong Japanese banana diet. Chinek nyo ba yon? Ang Japanese banana diet. Sa Japan, kakain lang sila ng saging at tubig sa umaga. Kahit ilang saging, yun lang. Wala na ibang breakfast. Pumapayat sila. Meron nga ako na meet noon, isang nag-gym siya. Pumayat siya na 40 pounds. Saging lang kinain niya sa umaga. Bananas, mas pwede sa diabetic. Okay? Pinakamaganda sa diabetic, apple, pears, yung mga ganun. Apple lang eh. Yung mas matatabang. Pero ang saging kasi, glycemic index 51, moderate, pwede rin sa diabetic. Siguro kalahati lang. Piliin nyo lang yung sakto yung hinug. Huwag piliin itong overripe. Pag ito overripe, bawal sa diabetes. Dito lang tayo sa gitna. Okay? Pero ang pineapple, ang taas ng glycemic index, parang mga 80. So, pampataas ng blood sugar. Ito hindi. Ang saging, yan ang number one food ng athlete o Venus Williams o biker, tennis player, di ba? Anong baon? Saging. O, pang muscle cramps, pag napapagod, kailangan mo ng potassium, kailangan mo magnesium. Imbis na uminom ka ng parang Gatorade na siya. Yan, no? O, kita, lahat ng tennis player, favorite nyo, sila Sharapova, Nadal, saging lang. Nilagyan niya ng konting, I think honey to, di ba? Bakit saging kinakain nila? Hindi naman apple, hindi naman pineapple, hindi naman ubas. Pampalakas, pampabusog, para makalaro siya ng exercise, di ba? Kaya alam nyo na, pag napapagod, na-stress ang bata, umiiyak ang bata, bigyan ng saging. Nasa mga studies yun. Meron siyang tryptophan, magiging serotonin, mas sasaya. Mga depressed, tsaka pamparelax. Saging with chamomile tea, pampatulog. Kayang-kaya ibaon ni Doc Lisa, walang problema. Perfect, di ba? Safe yung nasa loob. Hindi mo kakainin yung balat, hindi ka ma-fertilizer, na hindi ka ma-pesticide, nakabalot siya. Di ba? Side effect, siguro nakakatigas ng dumi, di hindi lang naman saging kakainin mo. Mas konti ang vitamin C niya. Di sa iba, makukunin yung vitamin C. Okay? Tapos, lakatan, latundan, saba. Okay? Ako, favorite ko, lakatan. Ang latundan, ito yung mas maputi, halos wala siyang vitamin C. Ito may konting vitamin C. Madilaw-dilaw.
Pero okay lahat yan. Eto na, winner. Banana versus pineapple. Tingnan natin. Sa fiber, pampabusog, winner, banana. Sa choline, panalo ang banana 3 times para to sa utak. Potassium, panalong-panalo ang banana 358 versus 130. Magnesium, napapawisan, panalo na naman ang banana. Sugar, mas matamis itong isa. Vitamin C lang ang pinanalo ng pineapple. Pag tinabi-tabi mo, kita mo mas maraming minerals ang banana. Mas konti. Although mataas ang manganese niya. May manganese naman itong isa. So, which is better, ang banana, 2 times more magnesium, 2 times more protein, more phosphorus, more energy, more glucose, pang tennis player, more potassium. Overall points, may puntos pa sila eh. Kino-compute nila. 60 points banana, 52 points pineapple. Pareho naman okay. Ito naman, cute naman to, pang arthritis o yung sa mga karne kaya siya inahalo. Tenderizer siya para lumambot. Pag kumain kayo ng steak, kumain kayo ng pineapple, afterwards pang tunaw, sa dami ng pork chop na at lechon na kinain mo, pwede. Pero kung gusto mo, pag isa lang ibabaon ko sa dagat, pag na-stranded tayo dun sa island alone, ito pipiliin natin. Kaya ang winner ay, para sa akin, saging. Salamat po.